alam mo, kahit, alam mo bro, kahit ano, kahit pinaparinig mo yung ano, hindi naman ako maniniwala na si Ay, hindi, walang ano yun. Walang problema sa akin kung hindi ka maniniwala dahil alam ko naman na fanatic kayo at ugali mo na rin na mambaliktad. Bakit? Yung bangayan din ng iglesia ni Kristo at ang dating daan dati, ganun din. Nagreklamo si Sandoval, binabaliktad sila ni Willie Santiago na member pa siya, no? Si Willie Santiago noon. Kaya alam ko yung mga history ninyo, bro. Kaya kung kahit na itanggi mo pa yan, di nalulusot dahil may nakadokumento, nakarecord yung lahat. Kung ayaw mong maniwala, ang mga tao na magdi-decide na bingi-bingihan ka na lang dahil fanatic ka. Alam mo, yung tunog ng tawag niyo, ang ibig sabihin noon, busy. Hindi ibig sabihin na pinuputol. Parang hindi mo naman alam bro, natin. Limang beses, bro. Tumunog, tapos patayin. Hindi kayo makakapasok dahil busy. Eh, sino ba naman tapos kayo? Tapos na. Ay, kunwari ka pa. Tapos na ang programa ng tinawagan namin. Tinawagan namin si Mel Madaraog tapos ng programa. Dahil yung Zoom, pinutol na. Yun ang reason kaya tumawag kami kay Bardmel. Well, hihingi kami ng reason kung bakit hindi kami tinawag e kinunik na kami niya doon. Yun ang reason kaya kami tumawag. Papalusot ka pa. Di ka na, hindi na yan kubra. Kahit na anong sabihin mo. Isa lang ibig sabihin yan. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Ganun lang yun. Yun, tama yun. Pag gusto, may paraan. Sana tinanggap na kami ni Soriano. Sabi niya kasi, hindi pa before yung ano, sabi niya, sabihin daw kung nakahilera ba sa magtatanong ang pari na yan, kung magtatanong ba. Andun kami. Si Mel Magdaraog ang nagpapasok sa amin doon sa ano, doon sa live. Ano nangyari? Bakit hindi kami tinawag? Naputo na lang yung ano, yung the Zoom was ended by the host. Bakit nagkaganon? O sinasabayan pa naman tayo pag tayo nagsasalita o. Oh. Ikaw talaga. Nagsasalita ako, huwag mo kong sabayan. Di ba yan ang sinasabi ni Soriano? Nung merong ministro ng Iglesia ni Cristo pumunta sa General Trias Cavite? Nagsasalita siya, sabay ng sabay. Anong sinabi ni Soriano sa ano? Huwag mong gawin ang ginagawa ng kalaban nyo. Alare, kasalita pa ako rito eh. Sige, pag tumimik na ako, doon ka na magsalita. Go. Hindi. Pag ako magsasalita, huwag ka rin sumingit. Programa namin to, ba't mas marunong ka pa sa akin? Ayun lang. Yun lang. Ganun naman pala, huwag na kayo tumanggap ng live dyan. Oh, bakit? Dahil nasasaktan na kayo sa live namin? Naapektuhan na kayo sa live namin kaya mo kami pinapatigil? Hindi ko sinasabing tumigil kayo. Huwag na kayong tumanggap ng tawag. Kung gusto niyo kayo lang magsasalita. Ganyan din yung ugali ni Elias Soriano, di ba? Na kapag sinasabayan siya, nagagalit siya, di ba? O, ano ibig mo sabihin? Unfair yun, kapatid. Na gusto mo lang na yung ma-applicable yan sa inyo. Sa amin, hindi mo papayagan. Ano klaseng utak meron ka? Hindi ikaw kausap ko. Ay, oo nga. Eh bakit? Hindi ba ako, wala ba akong right na magsalita dito? Who are you? Si Jundo ang kausap ko. Who are you? Who are you? Para sabihin ako sa para sabihin mo sa akin, who are you? Hindi ka kausap. Meron ako dito, bro. May karapatan ako, bro. Co-host yan, bro. Co-host yan. Para sabihin ko sa iyo, may karapatan ako dito, bro. Eh kung magsalita din ako, hindi ako pwede magsalita. Bawal daw. Kontrolado kayo ni Larry daw. Sino ka ba? Hindi, umalis ka na lang kung ayaw mong sa bawal ka namin. Ikaw umalis. Ako alis. Oh, wala namang problema. Okay, bye-bye. Bye. Ano yung sadya mo talaga, bro, Larry? Ba't ka napadala? Manggulo, bro. Manggulo. Hindi. Ano manggulo? Pagbigyan mo na natin, bro. Pagbigyan mo na natin. Sige, ano yung sadya mo, brother Larry? Ba't napadalaw ka uli? Honey, pa. Manggulo daw ako. Ang galing. Galing naman ako sa asyon ng parang hindi bulaan. Sige, sige na. Wag ka na magpasikat dyan. Magtanong ka ng on my gusto kong itanong. Wag ka na lang magpatutsada, bro. Dahil hanggang ngayon, di naman napapatunayan na kayo ang true church eh. Actually, walang debate si Soriano. Buong buhay ni Soriano, wala siyang debate. Tinitigan niya na ang MCGI ang true church. Wala. Ang tinitigan niya, yung iglesia, yung hindi sila. Kaya, Tama bulat, yan. Bro, kayo yun, bro. Tama yan. Hindi talaga ang MCGI ang true. Yun. Tama yan. Amin din. Pag inaangkin, hindi pala yan ang true. Pag inaangkin na isang samahan na sila ang true, katangahan yun. De, ba't ka nandyan kung hindi pala kayo ang true? At ba't kayo nagka-convert ng tao na ipaanib sa iglesia nyo kung iglesia nyo pala hindi tunay? Ang true,
sa Israel nag-umpisa yun. Doon nag-umpisa. Yes, tama. O, sige, maglabas na ng ebidensya. Kung saan, maglabas ako ng ebidensya. Kung saan nagsimula. Kung anong iglesia ang nagsimula doon sa Israel. Napakaganda ng ano niya. Basahin mo sa Biblia, basahin mo. O, ito, babasahin natin ang history. Ito? Anong history sa Biblia? Oh, history, Bible alone. Huwag mong kalilimutan. Lagi ko sinasabi ito sa live, mga sulpot, huwag niyong kalimutan. Ang Katoliko, hindi Bible alone. Hindi lahat ng naganap sa kasaysayan, nakasulat sa Biblia. Ito, basahin natin ang ano, ang kasaysayan. Narito ang sinasabi ng kasaysayan, oh. Ayan. Oh. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. They were followers of Jesus Christ and they were awaiting the coming of the Holy Spirit. He had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the church. This church may be described as the society that Jesus founded. So, ang Katoliko, hindi nagsimula sa Roma yan. Bakit? Lagi kasi sinasabi ni Soriano kasi na ang Katoliko daw nagsimula sa Roma. Mali yun. Kahit sa Wikipedia mo patingnan, ang Katoliko nagsimula sa Holy Land. Saan ba ang Holy Land? Sa Roma? Nasa Jerusalem ang Holy Land, sa Roma. Tapos ka na. Oh. Oh, yan. Ngayon, sabi mo ang Katoliko nag-umpisa sa Roma. Ay, sa Israel. Wala ko sinabi. Sorry, ano nagsabi nun, bro? Hindi, sa Israel nga. Di ba, oh, bro? Sa Jerusalem, bro. Sa Upper Room. Sa Israel, nag-umpisa. Oh, puntahan mo yung Upper Room. Katoliko mayari nun. Hindi MCGI. Hindi naman inaangkin namin yan. Hindi naman kami kasing grapal. Talaga hindi nyo aangkin yan. Dahil di sa inyo yan eh. Wala kayong connection dyan eh. Mas wala kayong connection. Lalo. Kung wala kami connection, ba't kami ang mayari doon? Kung wala kami connection, ba't kami ang mayari doon? Ano? Kung wala kami connection, ba't sa amin yung lugar na yon? Saan? Bigyan lang, Bajanda. Kung may nakin namin yung lugar na yon, baka kung hindi kami wala kami connection. Puro kapagsagahan lang. Bigyan mo na lang yung iba, Bajanda. Sayang oras, bro. Marami magkatanong. Pero, Junay, wag muna. Ano to? Pagbigyan natin to para maano talaga. Ano sa inyo, Israel? Yes, sa Israel kami kayo nagsimula, bro. Gusto mo yung isa pang referensya? Di, basahin mo nga sa Bible kung sa Israel nag-umpisa. Balikan natin to, ha? Hindi, Biblia. Balikan natin to. Tunugan ninyo, ha? Tunugan ninyo. Hindi papasa yan. Tingnan natin kung hindi pa papasa. Sabi dito ganito. Balikan ko, ha? Oh, the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. Brother Romel, pakibasa nga yung ano? Yung Gawa 1:15? Ako na lang magbasa ng ano? Buklat mo ko yung Biblia. Oh, sige, ako na lang magbasa. Ang dating Biblia, Gawa 1:15. Ina natin na, sabi diyan na about 120 persons were gathered there. Sa Biblia tayo. At nang mga araw na ito'y nagtindig si Pedro sa gitna ng mga kapatid at nagsabi at nangagkakatipon ng karamihang mga tao na may 120. O yun, saan nangyari ito? Sa Day of Pentecost, ano sinasabi ng referensya? About 120 persons were gathered there. They were followers of Jesus Christ and they were awaiting the coming of the Holy Spirit. He had promised to send them from heaven. Oh, tapos sabi mo hindi pasado. Kawawa ka naman, Larry. O, tapos na. Konektado yan. Sabi mo hindi pasado. Saan ba galing ang impormasyon ng referensya mo? Di ba galing sa Biblia yan? Kinupya lang? Kaya nga ito naman kukunin, nasa Biblia ang history na natin siya. Kaya nga, kinupya yan. Naman yan? Ayan. Lang yan. Huwag mong gawing dahilan yan kasi hindi yan papasa. Kaya nga ayaw nyo kasi ng Bible alone kasi hindi papasa. Ah, okay. Ngayon, sige, Bible alone, bro. Magkasubukan tayo sa Bible alone, bro. Gusto ko itang subukin sa Bible alone. Tatanungin na lang kita, bro.
Magkasubukan tayo sa Bible alone. Gusto kong na patunayan mo sa akin ang Bible alone, ha? Tanungin kita. Sumasangayon ka ba ayon sa Biblia, bro, na ang... Parang ako yata dapat magtanong, ha? Eh, may... Tugtog sa akin Bible alone, eh. Kaya ako pumasok kasi gusto kong magtanong. Bakit ngayon ako pa tinatanong? Okay, ganyan na lang. Magtanong ka na lang. Alam ko naman, takot kang tanungin, eh. Sige, go ahead. Ba't ako matatakot tanungin mo? Wala naman akong problema. tanungin, hindi takot. Oh, pagbigyan natin kasi pag nag ikaw kasi kanina nag-insist ka kanina na dapat Bible alone. Insist mo 'yon kaya oblige ka sanang sagutin kapag hihingi kami ng clarification doon. Pero ayaw mong magbigay ng clarification doon, hingin ka namin ng clarification dahil takot kang tanungin doon sa Bible alone. Subukin yung stand mo sa Bible alone. Eh di, sige, magtanong ka na lang. Di na lang kita pipilitin na magbigay na clarification doon. Alam ko naman, takot kayo doon, eh. Sige, go. Una, ulitin ko, hindi ako takot. Eh, kung takot ako, hindi na ako nakipag-usap kay Darwin. Eh, kung talagang hindi ka takot, magbigay ka nang, kung hingan kita na clarification, dapat huwag kang umatras. Ganun, hindi takot. Ang sadya ko kasi, magtanong. Sige, para, go. Go ahead, bro. Sige, bro. Kahit si Soriano, bro, nagtatanong naman si Soriano, hindi ba? Nung uminsist yung iglesia ni Cristo, sabi niya, kung hindi beso-beso, ano ba ang banal na halik? Hindi ba si Soriano nagtanong nun? Tapos nagreklamo yung Fernando Heron, sabi niya na, ay, sa inyo po itong programa na ito, hindi ba? Ganun siya? Mag-isi Soriano, kontra ang nagtatanong, tinatanong ni Soriano yun. Nasagutin ko yan, gusto mo? Ano, sige, magkasubukan tayo sa Bible alone. Hindi, yung binanggit mo na nagtatanong si ano eh, si Bradley, gusto mo sagutin ko yan? Kung na bakit ano? Siya nagtanong? Ang tanong ni Bradley sa INC, kung makikipag-debate siya, kinukumpirma lang, wala na masama doon, ah. Hindi, tinanong siya, kung hindi beso-beso, ano ba ang banal na halik? Kung napanood sa Radio Trias Cavite? Alam ko yun eh. Kaya nga, kasi kinukumpirma ni Brad Dele kung makikipag-debate ba yung INC na yun para doon nila pag-usapan. Wala na lang masama. Kahit hindi makikipag-debate, yung isa, yung nagtanong na ano, yan, YHWH, Yahoo! No? ang basa niyan, Yahoo! Hindi ba, tinanong din ni Soriano yun for confirmation? Kunwari pa to. Anong Yahoo? Yung isa nagbasa, nagtanong parang Pentecostal yata, sabi niya alam ko kung paano basahin yan eh. Tapos ang basa niyan is YHWH Yahoo. Tapos nagreklamo si Soriano, sabi ni Soriano, hindi ko ang kinausap, si Moises. Si Moises na nakarinig. Lahat ng mga Bible scholars, sabi nila na wala na nakakaalam ng correct pronunciation. Tapos itong ating bisita, bukod tangi. Oh, come on. Eh, wag na natin 'yan pag-usapan, lumalayo eh. Ganito na lang. Ang kabisado ko 'yan. Be, bro Jando, Brad Larry tama. Lumalayo tayo, lumalayo tayo. Sige, patanungin na lang kita. Sige, patanungin na lang natin siya, bro. Bro Jando, ganito. Bro Larry, ganito na lang po para may kaayusan. Sige po. Magtanong na lang po kayo, no, at least 3 questions kasi kung magtatanong naman kami, magiging tala kayo niyan, schedule ka po, no? Pero ngayon, tanungan portion lang po. So, pwede po ba kayo magtanong at least hanggang 3 question? Tapos, sasagutin na lang po namin. Okay lang po ba sa'yo, bro Larry? Sige, tatanong na lang ako. Okay, tanong na lang po, ah. Okay, sige po, first question po. Brother Angel, mag-moderate ka na lang. Tatanong yes. Huwag natin limitan ng 3 tanong dahil ano to eh, anti-Catholic to, sige. Kaya... Pagbigyan na lang natin kayo ng tatlo. Para may kaayusan po, okay lang po, Brad Larry. Para mas maganda yung talakayan natin. Mali, konting talakayan lang about your question. So, kung may question kayo, focus lang po tayo doon. Ha? So, pag may nagtanong po kayo, pagka tapos na po, hintayin po namin kayo. Tapos sasagot po sila, at least sasagot kung sino man ang gusto sumagot. And then pag wag po tayong magbabat in pag may sumasagot. And then followed po tayo sa next question. Okay lang po ba kayo doon, Bro Larry, para may kaayusan? Ay, okay, Roblo. Mas maganda nga eh. Mas maganda yung ano mo eh, yung idea mo eh, para walang sapawan. Yes po. Okay, ganun na lang po. No?
So ganito, later on, okay lang ba kayo na matanong naman, if in case? Ay, kung kaya ko naman sagutin, bakit hindi? Ah, sige po. Pero mag-umpisa muna tayo sa tanungan portion. So ito po ngayon, mga kapatid, may bisita tayo ng MCGI po para magtanong sa punto por punto. Ang unang tanong nyo po, ano po yung unang tanong nyo? Go ahead po, Brad Larry. Ito tanong ko, kasi lagi nyo kiniklaim na kayo ay tatag ng Panginoon. Kailan ba nag-umpisa ang iglesia? Okay, so clarification. For clarification lang, anong iglesia ang tinutukoy niya? Iglesia ng Kristiyano ba? O idadama niya yung iglesia sa ilang? Laro ako, ako na lang magtatanong, bro, sa ganun. Okay. So ganun na lang po, no? So clarify natin. You're talking about just the church. Tama po ba? Yung iglesia lang? Ito na lang. Medyo ulitin ko na lang. Sige po. Sino ba talaga ang nagtayo ng iglesia? Si Kristo o ang Diyos? Okay. So, the question is, clarify natin, sino ba talaga nagtayo ng church? Si Kristo o ang Diyos? Tama po ba? Tama. Okay. Ano po yung sasagot? Brother Angel. Yes, bro. Ipaklaro mo muna sa kanya kung anong iglesia ang tinutukoy niya. Yung bang iglesia ang tinayo sa na tinawag na Kristiyano o baka idadama niya yung iglesia sa ilang? Klaruhin lang natin yun. Okay, moderator time. Sandali po, bro Laria. So may clarification po rito. Ano po ba yung specific na iglesia na sinasabi niyo? Kasi sa Biblia kasi marami pong nakalagay na iglesia. Alin po dyan? Yung pong sa Mateus 16 ba? O 18? Yung sa Mateo 16:18, iba pa ba yan sa iglesia sa ilang? Yes, bro. Iba yung iglesia sa ilang kasi sa panahon ni na Moises eh. Binanggit sa gawa pero referring sa iglesia sa ilang na una sa nandun si na Moises. Kaya huwag okay. Mo idama dito. Judaism yun, bro. Huwag mo idama yung Judaism dito. We're referring sa Katoliko dahil Christian kami. Yeah, okay. Sandali po, moderator's time. Bro Larry, sandali po ah. Sige. So ang malinaw po yung ano ni Bro John daw kasi yung iglesia sa ilang, tandaan po natin may mga iglesia na babanggit daw po diyan na sa Old Testament. Specific lang po Bro Larry, ano ba talaga yung iglesia ang inaano niyo? Kasi si Jesus nagtayo po siya. So si yung po ba o may iba o yung sa Old Testament ba yung sinasabi niyo? Hindi ito may follow up lang ako sa sagot niya no. Kasi sabi niya, iba daw yung iglesia sa ilang. Kung iba yung iglesia sa ilang na pinamunuan ni Moises, ibig sabihin, sino ang nagtayo doon? Sino nagtayo ng iglesia na yun? Okay. Sandali po ha. Andali po. So, yun po yung tanong bro, Jando. So, ikaw ba sasagot? Sino daw nagtayo doon sa iglesia sa ilang sinasabi kay Moises? Pakisagot nga po bro, Jando. Angel, mukhang nagkawindang-windang yung tanong niya. Yung kanina, yung una niyang sinabi, lagi ninyong kiniklaim na kayo ang tunay na tayo ng Panginoon. So, akala ko ang main subject tayo, Katoliko. Pero ngayon, nagtatanong siya doon sa ilang na pinamumunuan ni Moises, hindi 'yon ang ano namin ang napag-usapang tatalakayin bro Angel. Okay, moderator's time, linawin po natin para may kaayusan bro Larry. Ganito na lang po. Ayusin po natin yung tanong bro Larry, no? So specific po tayo ngayon. Yung pong tanong mo ba yung church ng Catholic Church o yung sa iglesia doon sa Moises o yung kay Jesus, ano po ba yung sa tanong na iglesia nyo? Specific po. Hindi naman Catholic Church yung tinatanong ko eh. Yung iglesia sa ilang, kasi hindi naman ako naniniwala na Catholic Church yung itinatag. Diyan din tayo pupunta kung gusto nyo. Dapat sagutin na lang niya. Huwag naman siyang ano, na hindi yan ang pinag-uusapan. Doon tayo papunta eh. Kasi paniniwala niya kasi iba yung iglesia sa ilang sa itinayo ni Kristo noong 33 AD.
Okay, so ano specific niyo po? Basta yung iglesia lang na nakasulat sa Biblia, specific po? Sino po nagtayo? Tama po ba? Tama. Okay. Yung nakasulat sa Biblia, yung iglesia sa ilang, yun ay gusto ko tanungin kung sino ba ang nagtatag noon. Oh, sige, categorical po yung question, bro, John Do, no? Sino ba yung nagtatag doon sa iglesia sa ilang? Categorical lang po. And then explanation, explain mo na lang, bro, John Do. Okay. Ang natatag ng iglesia doon sa ilang ay si Moises. Siya yung nagtatag doon ng iglesia sa ilang. Ang Diyos mismo nag-utos kay Moises na pamunuan yun. At ang iglesyang yun, pagdating sa panahon natin ngayon, kilala sa tawag na Judaismo. Hindi yun ng Kristyanismo. Kaya ko pinaklaro yung kanina, Brother Angel, kasi sabi niya kasi, lagi doon natin kiniklaim na tayo at tatag ng Panginoon. So, ang nasa isip ko, ang itatanong niya patungkol sa Katoliko. Tapos ngayon, binabawi niya, di raw Katoliko, di siya naniniwala. Mukhang may pagbabawing nangyayari dito. Basta yon, ang nagtayo ng iglesia na binabanggit na iglesia sa ilang na pinamumunuan ni Moises ay si Moises. Siya ang ang nagtatag noon. Inutusan siya ng Panginoon na gawin yun. Yan ang sagot. Next question. Okay. Okay na po ba yung sagot, Bro Larry? Kung si Moises ang nagtayo sa iglesia sa ilang, anong sitas? Mayroon ba tayong may latag na sitas na si Moises nagtayo? Kasi naniwala ako, siya ang namumuno noon. At ngayon naman sa panahon kasing Kristiyano, si Kristo naman ang namumuno. Yung pinamunuan ni Kristo, Diyos ang nagtatagnan eh. Hindi naman siya eh. Bro Larry, moderator's time. Yung kay Moses naman, naniwala ako na hindi si Moses. Kaya, siguro maganda kung may sitas na ano eh, may pakita eh, na tatag ni Moses yung ano, yung iglesia. Okay, Bro John Do, ang tanong niya ngayon, yung mismong si Moses na nagtatag ng iglesia. Tama po ba, Bro Larry? Tama. Okay, so yung sitas daw na mapapatunay na sinabi ng Panginoon kay Moises na magtatayo ng iglesia. Tama po ba, Bro Larry? Oo, yun ang gusto ko na. No? Kung may sitas yung may pakita na si Moises ang nagtatag ng iglesia na binabanggit doon na iglesia sa ilang. Kasi yun ang sinabi niya eh. Okay, okay po na, Bro Larry. So, sinong sasagot nun, Bro Junri, Bro John Do? Specific na talata from Old Testament nga na magpapatunay, yung iglesia sa ilang ay tayo ng Diyos na binigay kay Moses. Yung mismong galing kay Moses daw, sino po ba yung sasagot? Okay, bro. Yan. Ito si Bro John Do daw. Sige po. Okay. Napakaganda ng kanyang tanong. Sa Biblia, walang nakasulat kung sino ang nagtayo ng iglesia doon sa ilang. Walang nakasulat, letra for letra. Wala. Kung si Moises ba o ang ama, wala. Ang pinagbabatayan ko ngayon, sinasabi sa The Word Almanac in the Book of Acts, pahina 691, na ang founder doon, nakalagay ko lang dito is Abraham is regarded as the founding patriarch. The Torah of Moses is the basic source of their teachings. So, ang Katoliko, gaya na sinasabi ko, hindi tayo Bible alone. Ang ating pagkukuhanan ng source, napakalawak. May Biblia, may referensya. Sa Biblia, hindi nakasulat. Wala nakasulat doon na ang nagtayo ay ang Diyos. Ang nagtayo ay si Moises. Ang alam ko lang, pinili si Moises upang siyang mangulo. Siya yung bumuo, siya yung nag-ano doon. Kaya nga, yung kautusan na binigay ng Diyos kay Moises, tinatawag na kautusan ni Moises. Kahit Diyos ang nagbigay, ang tawag doon kautusan ni Moises. Naniniwala ang dating daan na ang sampung utos ay kautusan ni Moises. Do ang Diyos mismo ang nagsulat noon gamit ang kanyang sariling daliri, pero tinatawag yun na kautusan ni Moises. Bakit? Si Moises ang representative niya. Kaya ang nakalagay sa kasaysayan ng founding, ang founder niyan, si Moises, at ang founding patriarch ay si Abraham. Wala sa Biblia nakasulat yan. Kaya nasasabi ko,
hindi lahat ng information na isulat ng Biblia. Next question. Tama. Okay. Bro Larry, wala. Sandali po Bro Larry. Ha? Sandali po Bro Larry. So, yun po yung ano niya, yung sagot niya na in church kasi, no, hindi po lagi nagbabase sa Bible. We're on the basis of the kasaysayan or history po yung sagot niya. So, mayroon po ba kayo next question, follow-up, Bro Larry? Meron. Pero sandali lang, re-react lang sandali. Ah. Buti naman inamin niya na walang mababasa. Eh, yun lang. Hindi ko na alam kung saan galing yung sagot niya. Eh. Ngayon, pangalawa, itong tanong, kung ganun naman pala, si Moses pala nagtatag ng iglesia na yon. Ayon kay Bro Zondo, yung iglesia na yon, ibig sabihin ba, dalawa ang iglesia na nakasulat sa Biblia? Yes, bro. Dalawa yon. Dahil ang iglesia doon sa ilang ay kilala ngayon sa tawag na Judaism. Hindi yon ang Christianism. Dahil ang Christianism, si Kristo ang nagtayo. Sabi ni Kristo, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Si Kristo ang nagsalita noon. Ang sabi ni Soriano, ang Diyos daw dahil si Kristo ay nagsasalita ng salita ng Diyos. Deuteronomy 18, yung kailan tatakbuhan doon. Oh, ayun. Hindi. Bakit? Sabi ni Kristo, mapalad ka Simon Barjonas dahil yung sinabi mong yan ay galing sa aking Ama na nasa langit. Kaya sinasabi ko, may tinunog ko siya, tinunog siya ng Ama, ng aking Ama, yung nagsasalitang talaga si Kristo. Yung dugtong 18, si Kristo nagsasalita noon, hindi ang Ama. O yan. Meron kasi lang tagpi-tagpi ng talata, tatakbo sa Deuteronomy 18, na ang kukunin propeta na gaya ni Moses, sasalitain niya ang mga sasalitain ko. Yun, ang ano nila, yung kanilang tagpi-tagpi ng mga talata. Ayun, yun ang kanilang style. Oh, ang tinayo ng ano tayo ng Kristiyanismo, si Kristo mismo. Siya ang nagsabi, itatayo ko ang aking iglesia. Yung nagsabing itatayo ko, ang sabi niya, mapalad ka, sinabi yan sa iyo ng aking Ama na nasa langit. So iba yung nasa langit, iba yung nagsabing itatayo ko. Next question. Okay, moderator time. Bro Larry, yung po yung kasagutan niya, no? Na Bro Larry ng MCGI. Ang kasagutan niya, dalawa yon. Yung isang kay Moises, no? Ginamit si Moises. Ang pangalawa naman po daw, is si mismo ang ating Panginoong Jesucristo. So may follow-up question po ba kayo, Bro Larry? Oo. Ah, ganun. Meron. Ibig sabihin. Walang ang itinatag ni yung sinasabi sa Matthew 16:18, si Kristo ang nagtatag diyan. Ibig sabihin ba walang tinatag ang Diyos na iglesia? Sinabi ko na nga sa iyo bro kanina, hindi ba kinasangkapan niya si Moises para maitayo yung iglesia doon sa ilang. Pero doon sa panahon ng Kristiyanismo, kung babasahin natin ang sinasabi sa Mateo 16 17 hanggang 18, ang sabi ganito. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka Simon na anak ni Jonas sapagkat ang katotohanan ng ito'y hindi ini ng sinumang tao kundi ng aking Ama. Kung ang Ama nagsasalita dyan, aba may lolo ang ating Panginoon. Hindi. Si Kristo ang nagsabi, Ama na nasa langit. At sinasabi, siya yung talaga nagsasalita, at sinasabi ko, iba yung aking Ama na nasa langit, iba rin yung nagsasabing sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, ay itatayo ko ang aking iglesia, Kristiyanong iglesia. Yung next question. Ask Moses, di, ibig sabihin, inulan yung katuwiran mo, ay, walang iglesia na itinatag ang Diyos. Ganun yun, ang labas noon. Yung kinakasangkapan, Sandali bro, Boljando, sandali. Bro Larry. Pero sinabi niya na si Moses kinakasangkapan daw. Pero sasakyan ko na lang yun kahit medyo malabo. Pero yung pwede magtanong, mayroon pa akong tanong, no?
Sige po, go ahead po. Specific Brother Angel, po. May kakaroon. Sandali lang po, bro Larry. Ha? Mayroon pong clarification si Bro Jando. Sige po, Bro Jando. Kanina, kung napansin nyo, binanggit ko, representative si Moises. Representative. Kaya siya nakalagay sa ano sa history na founder dahil siya talaga ang nakitaan na nagsimula ng grupo. Kaya si Moises. Pero ang Diyos ang nagtayo ng iglesia sa ilang, kinasangkapan si Moises, kaya nakahilista sa history ay si Moises. Yun ang sinabi kanina, kinasangkapan siya, ginawa siyang representative ba? Yun ang sinabi ko kanina. Kaya wala yung ka iglesia sa ilang, iba yon sa iglesia ang tinayo ng Panginoong Hesus Kristo. Next question. Sandali lang po, Bro Larry. Yun po yung clarification niya. No? So, nasa sa inyo na lang po kung agree kayo hindi. So, you go for the next question po. Categorical man o hindi, pakilinaw na lang po. Sandali, reaction lang muna. Una-una, wala okay, naman si reaction po. Sige. Brother Angel. Brother Angel. Yes, bro. Natin, kung magre-reaction siya, dapat pag ako nagtanong, di siya iiwas. Hindi naman ako umiiwas, ah. Ngayon, klaro lang natin kasi ikaw tinatanong, sabi mo naman ay ako'y naparito para ako ang magtanong. Klaro lang natin, kung magre-reaction ka dyan, magre-react ka, dapat kung hihingi ako ng clarification, sasagot ka. Okay, okay. Sandali lang, Bro Janda. Ganito na lang. Okay, moderator's time. So, Bro Larry, yan lang po, no? So, you're nasa question and answer tayo. Sa inyo po muna yung tanong ngayon. So, you can go ahead for the next question po. Sige. Eh, nabanggit na rin lang niya na yung sinasabi sa Matthew 16:18. So, sabi sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Yun bang iglesia na binanggit dyan? Eh, yan ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Okay, okay, clarification lang sandali, Bro Jando, no? So na para sa mga manonood, no? Inuulit natin question para mas malinaw siya. Ito ba tinayo sa Matthew 16:18-20 ng ating Panginoon Jesucristo? Ito ba daw po ba ang Iglesia Katolika Apostolika Romana? Please answer, Bro Jando. Yes, yan ang pinangalan ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Nagsimula siya sa Jerusalem, nakarating sa Antioquia. Sa Antioquia siya unang tinawag na Kristiyano. Ang third bishop of Antioch ang unang tumawag dyan na Catholic. Nang ito'y nakarating sa Roma noong 1870, binigyan siya ng official name, the One Holy Catholic Apostolic Roman Church, as descriptive of Christ Church. Ang problema lang kasi sa kanila, kapag sila nagbabasa nung Discourses of the Apostles' Creed, kahit kama, hindi tinutuloy ginagawang period. Thus, bishops assembled unanimously decided upon this official name, the One Holy Catholic Apostolic Roman Church, kama, as descriptive of Christ Church. Pag sila nagbasa, the bishops assembled unanimously decided upon this official name, the One Holy Catholic Apostolic Roman Church, Roman Church. Ginagawang period, yung karugtong ayaw nabasahin para makita as descriptive of Christ Church. Eh, yung pinangalanan na Iglesia Katolika Apostolika Romana noong 1870 sa Vatican Council I, yun ang Iglesia ang tinayo ni Kristo. Kaya nga sabi ni ano ni sa Roman Catholicism page 2, the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. O yun, pinangalanan siya. Sa panahong tinatag, wala pa binigay ang pangalan nun. Huli na binigay ang pangalan yun. Brother Angel? Yes, so Bro Larry, clarification po muli, no? Yung ano natin, yung sagot niya, ulitin natin para sa may kaayusan, no? So ang specifically ang sabi po niya, no, lahat ng mga sinabi niya is not Bible pero nasa kasaysayan po 'yan, nandun sa mga referensya 'yan, hindi lang niya pinakita. So nasa sa inyo po ngayon, you can go to next question po, Bro Larry. Ngayon kung sa Matthew 16:18, so sa Antioquia naman sinasabi mo na Katoliko.
Yung bang dalawa na, yung dalawa ba na area na yan, yung sa Mateo 16:18, so, at saka yung nabanggit mo na Antioquia, mayroon ka bang mabasa doon na Iglesia Katolika? Ayan. Sinabi ko na kanina, the third bishop of Antioch ang nagbigay ng Katoliko noong taong 110. Wala nang nagsusulat ng Biblia ng taong 110. Ang Biblia, last the book of Revelation, sinulat siya mga taong 100 AD. 105, wala nang susulat ng Biblia noon. Eto, sa Antioquia, nagkaroon sila ng obispo doon. Ang unang obispo sa Antioquia, kahit isearch nyo pa sa history, ay si Apostol Pedro. Sumunod naman, si Obispo Evodius. Siya yung nagbigay ng pangalang Kristiyano na tinutukoy sa Gawa 11:76. No? Pangatlong obispo ng Antioquia, si Obispo Ignacio, na disipulo ni Apostol Juan, ang nagbigay ng pangalang Katoliko. Nung siya ay nagsulat sa mga Kristiyano sa Smyrna, tinawag niya ang Iglesia ng Diyos na Iglesia Katolika. Yon. Next question. Bro Larry, sandali po, moderator time, no? So liliwanagan po natin ang sagot niya is based on the church history, dahil nga hindi Bible alone. So the church history itself, nagsasabi daw, according to Bro Jando, na pagkatapos nito, yung iglesia ng pinangalanan na later na yan, ayon po sa church history. So, nasa sayo po yung ngayon. So, go to the next question o may objection po? Sabi niya kasi, ano eh, yun daw ang iglesia ng Diyos. Yung pinangalanan na Iglesia Katolika. Eh, saan ang sitas noon? Oh, ito na naman. Balik na naman tayo sa sinabi ko kanina. Ha? Ang Katoliko, hindi naniniwala sa Bible alone, dahil ang alam namin na hindi lahat ng information na isulat sa Biblia. Actually, sabi sa Biblia, obispo ang mamamahala. Pero ang dating daan, hindi alam kung sino mga obispo sa Antioquia. Lagi nilang ginagamit ang pangalan ni Sostenes, ni yung nasa unang ikalawang kulito, uno-uno. Pero hindi nila alam kung anong katayuan niyan sa iglesia. Wala silang alam doon. Bakit? Di nila alam kung anong katayuan nun, rango nun. Pero tayo alam natin na tayong totoo eh, tayong tunay eh. Sa Biblia, obispo mamamahala. Tapos, sa Antioquia, may list of bishop yon. Kung mag-research tayo ngayon, the first bishop of Antioch was Apostle Peter. The second bishop of Antioch was Evodius. And the third bishop of Antioch was Ignatius. And then, si Ignatius na nagbigay ng pangalang Katoliko. Eto, basahin natin ano. Marami lang tayong maipakita. Ulitin natin na, ang Katoliko ay hindi Bible alone. Diyan na kami hindi madadaig. Eto, si Ignatius nagsulat sa Kristiyano sa Smyrna. Ang sabi niya, sa chapter 8 verse 2 ng kanyang liham sa Smyrna, where the bishop appears, there let the people also be. As wherever Jesus Christ is, there is the Catholic Church. Church founded, ginamit ito ni Ramil Parba sa debate, binasa ito ni Ramil Parba. The church founded by Christ is here for the first time, called the Catholic Church, a name clearly used to denote the church throughout the world in union with the Diocese of Rome. It was to stress the unity of the universal church that Saint Ignatius, the third bishop of Antioch, Saint Ignatius invented the name. Ayan, si Ignatius, the third bishop of Antioch, ang nagpangalan sa Iglesia ng Diyos na Catholic Church. Hindi ako nagdadalito ng walang ebidensya. Lahat na pinasasabi na punto por punto, may ebidensya. Okay, moderator's time. So, Bro Larry, to summarize the answer is, those answers are according to the church history po. So, kung sa Biblia, hindi nyo po makikita yan dahil nga po, ang mga basihan niya is church history. So, you can go to the next question, bro Larry. Sige, pagbigyan na lang, kawawa naman. Oy, no side comment. Pag hindi lumulusot ang mga argumento mo, huwag kang may side comment. Dahil pala tandaan yan na tinatago mo ang pagkatalo mo side comment mo. Huwag kang mag side comment.
Bro Larry, let's be professional lang po dito kasi pag sinabi mo kawawa or sinungaling, you're judging a persons. That's personal attack. So bigay niyo po yung karunungan na ano niyo, no? Yung karunungan lang po at professionalism, maintain that. So next question po. Sige. Eh, may okay na, wala na problema eh. Ayun, ang kanino ba itinayo ang Iglesia Bro Zundo? Kanino itinayo? Okay. Ang Iglesia tinayo doon sa bato at ang batong tinutukoy doon ay si Apostol Pedro. Yun ang aking sagot. Katunayan, kung babasahin natin yan sa Biblia, ganito naman ang sinasabi. Ayan o, sa Good News Translation, ganito ang sinasabi. And so I tell you, Peter, you are a rock. And on this rock foundation, I will build my church. And not even death will ever be able to overcome it. O, yan. Next question. Sige po, Larry, next question. Kay Pedro pala itinayo ang iglesia. Eh, ganun. Si Pedro, ibig sabihin, si Pedro ay nagiging pundasyon. Tama ba? Yes, bro. Kaya nga siya, sabi ni Kristo sa Lucas 22:31-32, ganito. Basahin natin ha, sabi ganito. Wait lang. 22:31-32. Ganito sinasabi sa naturang talata. Simon. Tagalogin ko na lang dahil naka-English siya eh. Ito. Simon, makinig ka. Hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad sa ginagawa ng magsasaka na inihiwalay ang ipas sa mga trigo. Subalit idinadalangin kita upang huwag kang manghina ang iyong pananampalataya. Kaya siya tinatawag na Pedro, Bato, Kefa, dahil dinadalangin ni Kristo na si Pedro ay huwag manghina sa kanyang pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, kasi may pagkakataon tumalikod si Pedro eh. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Kaya doon sa John chapter 1 verse 42, eh ganito ang ating mababasa. Ayan. Then he took Simon to Jesus. Jesus looked at him and said, "Your name is Simon, son of John, but you will be called Cephas, Kepha. This is the same as Peter and means a rock." Oh, kaya nga siya tinawag na Kepha. Hindi siya binigyan ng pangalang Kepha nang walang dahilan. At saka doon sa Aramaic New Testament, yung Matthew 16:18, dalawang kepa doon. Yung kepa na kinausap ni Kristo at yung kepa kung saan itatayo ang iglesia. Dalawang kepa nakasulat sa Aramaic New Testament. Okay, next. Moderate first time. Bro Larry, medyo late na po kasi. Ganito na lang po, Bro Larry, no? Next time na lang po kayo magka-question. Ngayon, okay lang po ba sa'yo, Bro Larry, kung magtatanong naman ng at least isa o dalawa lang si Bro Jando, and then later on pwede kang mag-conclusion ng 1 minute at then last conclusion si Bro Jando. Okay lang po ba kayo doon na kayo naman ang tanungin, mga isa na lang kasi late na. So mga isang tanong o dalawang tanong and then summarize nyo po yung answer. Okay lang po ba sa inyo o next time na lang po tayo magpatuloy. Pwede na si bukas magtanong bukas. Eh kulang pa kasi meron pa sana ang ano eh. Kasi umayon naman siya kasi na si Pedro ay pundasyon. Meron pa sana akong follow-up question. Oh, last question na lang po. Sige po. Sige. Salamat. Bro Jundo, sabi mo kay Pedro itinayo ang iglesia. Eh si Pedro ba ay apostol? Yes bro, apostol siya bro. Wala namang tumututo na apostol siya. Tapos, bilang apostol, sa kanya itinayo ang iglesia. Ganun ba? Hindi itinayo sa kanya dahil siya ay apostol. Itinayo sa kanya. Bro Larry, sandali po ha. So yung last question niyo po, sinasagot pa po. Sige po, Bro Jando.
Please sinasabay answer. Na ako dahil hindi umubra yung kanyang leading question. No? Sige, Bro Jando, answer po. Oh. Yung ano, yung si, hindi tinayo sa kanya ang iglesia dahil siya ay apostol. Tinayo sa kanyang iglesia dahil siya ang tinatawag na Kepa. Binigyan siya ng pangalang Kepa. Yun ang reason kung bakit siya sa kanya tinayo ang pagbigay sa kanya na ito, pakita natin sa screen yung ano, yung Matthew 16:18 sa Aramaic New Testament, ganito ang ating mababasa sa Aramaic. Ayan. Ap ena marnalak dato kipa walhade kipa ibne lede watarid shola. So sabihin sa Matthew 16:18 sa Aramaic, kasi Aramaic ang mother tongue ng mga Israelita, dalawang kipa yan. Yung kipa na kinakausap at yung Kepa kung saan itinayo ang iglesia. Kaya nga binigay sa kanya pangalang Kepa dahil may reason kung ba't ibinigay ang pangalang Kepa upang sa kanya itayo ang iglesia. Tinayo sa kanyang iglesia hindi dahil siya ay apostol, kundi dahil siya ay pinangalan ng Kepa at ito ang reason kung ba't siya binigyan ng pangalang Kepa. Next question. Okay, Bro Larry, sandali po. So, tatanggap pa ba tayo ng isang question sa kanya, Bro Jando? Okay lang sa akin, bro. Basta ma-ano siya, dahil bukas talakayan kami ni Unmasking Lies para hindi siya mabitin, bro. Okay ka pa? Okay. So, isang next question daw po, bro Larry. Inom lang ako ng ano. Sabi kasi ni Brother Angel kasi lukewarm water para sa paos. Kaya yes. May baon akong lukewarm water para di maano yung paos ko. Sige, go ahead, Brother Larry. Bro Larry, next question po. Okay. Salamat. inaamin niya na ano, si Pedro ay pundasyon. Di naturalmente kapag pundasyon sa paniniwala niya kay Pedro itinayo talagang iglesia. Ito, meron akong babasahin. Bro Jando. Yes, meron akong babasahin lang. Kasi sabi mo kasi inaamin mo na kay Pedro itinayo ang iglesia at si yes, bro. Binasa ko sa Biblia, letra for letra, bro. Hindi ko gawa-gawa yun. Oy, wala naman akong sinasabing gawa-gawa eh. Wala akong sinasabing gawa. Inaamin mo lang. Sinasabi ko, inaamin mo. Yes, inaamin mo. Ang pag-aamin ko, batay sa binasa ko. Kung tutol ka sa binasa ko, hindi ko problema yun. Dali. So, huwag po tayo mag-usap. Bro Larry, sandali po ha. Question and answer lang po tayo dito. So you just go ahead for your question na sasabihin niyo may babasahin po kayo. Just go ahead po. Oo nga, meron pa akong babasahin pero sandali lang. Yun lang naman sinabi ko na inaamin naman niya eh na pundasyon si Kristo ayon sa binasa niya at ay pundasyon si Pedro ayon sa binasa niya at saka na itinayo ang iglesia. Ngayon, ako may babasahin at dito muna ako magtatanong. Dito ako magtatanong pagkatapos ko ng babasahin to. Go ahead po. Na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propita na si Kristo Hesus din ang pangulong bato sa panulok. Ang sabi dito, na mga itinayo sa ibabaw na kinasasaligan ng mga apostol, ang apostol nakatayo sa ibabaw. At ang mayroon silang kinasasaligan at doon sila nakatayo. At ang nakalagay dito na si Kristo, Jesus din ang pangulong bato sa panulok. Eh napakalinaw naman si Pedro ay isang apostol. Kasama si Pedro sa naitayo sa ibabaw ng bato. Hindi si Pedro ang siyang pundasyon para pag-ibig. Mukhang hindi na yata nagtatanong tong taong to. Hindi, sandali po ha. Bro Larry, sandali po ha. Bro Jando, premise niya yata yon. So susunod yung tanong. Premise niya lang yan. Okay, so Bro Larry, sige, go ahead po and then question. Okay. Ngayon, paanong nagiging pundasyon si Apostol Pedro samantalang siya mismo ay nakatayo sa ibabaw
ng kinasasaligan bato na si Jesucristo. Okay, napakaganda ng kanyang katanungan. Ikaw na mismo nagbasa, bato sa panulok. Ibig sabihin sa English, chief cornerstone. Wala kaming turong mga Katoliko na si Pedro ay chief cornerstone. Ikaw na mismo nagbasa, bato sa panulok. Sa English niyan, chief cornerstone. Walang turo ang Katoliko na si Pedro ay chief cornerstone. Ang turo namin si Pedro ang rock foundation kung saan tinayo ang iglesia. Ang layo ng talatang tinalon mo, ang pinag-uusapan natin, Mateo 16:18. Chief cornerstone, yan diyan rock foundation. Ano ka ba? O, tanong na naman uli. Sige, layo. Ang layo ng sagot mo eh. Hindi mo sinagot yung tanong ko eh. Ang tanong... Anong talata yan? Masayang ko sa English. Sa chief cornerstone yan oh. Pakinggan mo muna. Sandali po. Moderator said yes. Sinabi niya kasi, ang layo ng sagot ko, ang sabi ko, at tinutukoy dyan, chief cornerstone. Ang binasa ko kanina, si Pedro Rock Foundation. Anong talata yan? Hingin ko yung talata para basahin din sa English. Patunayan kong chief cornerstone yan. Okay, moderator said... Oh, sandali, Bro Larry, para walang sapawan. Bro Larry, kasi ang tanong niyo po kanina, it's not a categorical question. Ang tanong niyo, bakit eh? When you said bakit, it needs an explanation. So ang ginawa ni Bro Jando po, nag-explain siya. Hindi yan si ang cornerstone, we're talking about St. Peter, hindi about Jesus. So ngayon, yun po yung paliwanag niya kasi the question is bakit? So ngayon, ano po, you can go to the next question po if you want. Hindi, ang sinasabi ko, ang tanong ko yata ganito eh. Paano nagiging pundasyon si Apostol Pedro samantalang siya mismo ay nakatayo sa ibabaw ng kinasasaligang bato na si Jesucristo? Wala naman akong sinabi na si Apostol Pedro cornerstone. Wala akong sinabi noon. Wala akong sinabi. Siya lang may sabi noon. Brother Angel, hingin ko talata yes. Na binasa niya. Hingin ko talata na binasa niya. Anong talata yon? Okay, bro. Sandali ah. Bro Larry, pakibigay lang po para makita sa screen at para maliwanagan po tayo sa tanong. Ano pong eksaktong talata yan sa Biblia? Ephesians 2:20. Tingnan ninyo, nakalagay dito is chief cornerstone. Ayan, tingnan ninyo. And are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. Wala tayong turong mga Katoliko na si Pedro ang chief cornerstone. Okay, sinabi sandali lang. Moderator's time. So, para mas klaro, may ikaklaro po natin, Brad Larry, no? Yung paano kulang ba't yung sinasabi dyan, pag tinranslate mo sa English, is chief cornerstone. Kaya binanggit niya yung chief cornerstone kasi sa English translation po, yun po yung nakalagay. So, pinaliwanag niya po, hindi po si Apostol Pedro ang chief cornerstone, kundi si Jesus. So, mayroon po ba kayo next question? O, ano? Angel. Objection? Yes, bro. Jando. Angel, kanina kasi ang binasa ko, Mateo 16:18, na si San Pedro ang rock foundation. Sabi dito, yes. So I tell you, Peter, you are a rock. And on this rock foundation, I will build my church. Si Peter ang rock foundation of the church. Yes. Pero ang binasa niya, Ephesians 2:20, si Kristo ang chief cornerstone. Ang rock foundation nakatayo doon sa chief cornerstone. Iba yun. Iyan ang sinabi ko. Wala tayong turo sa Katoliko na si Pedro ang chief cornerstone. Eh, pinaghahalo-halo niya eh. Tagagawa lang halo-halo siguro to. Dali, moderator time. Bawal lang ano. So ganito na lang po ha. Bro Larry, ang tanong, ang inanin nyo kasi kanina, bakit paano siya naging bato, ang nagkakagulo rito din sa rock. So, maliwanag po yun. Rock foundation is different from the chief cornerstone. Magkaiba po yun. So, dapat mas malinaw po sa ating yan. And then, yun po yung dahilan niya, hindi po paano, kundi pinaliwanag niya, yun ang dahilan na rock foundation si Peter, chief cornerstone ang mismong Jesus na nagbigay sa kanya ng authority to be the rock of the foundation po. So, you have an objection or next question po? Lilinawin ko lang bro, no? Kasi si Pedro nakatayo kasi sa kasama kasi si Pedro na nakatayo sa ibabaw
Nakasama siya eh. Ngayon, paano nagiging pundasyon ang isang kasama na itinayo? Halimbawa, basketball court. Pag basketball court, ang naglalaro dyan, yung mga player, hindi kasama ang basketball court sa naglalaro. Ganun yun. Ganun yung ibig sabihin. Kasi, aral nyo kasi yan eh. Na si Pedro ay pundasyon, nasa kanya itinayo ang iglesia. Objection, ano? Moderator. Sandali lang, tapusin mo muna. Objection. Bro Larry, okay lang po yan. Pag, pwede mag-butt in kung may objection lang po. Nasandali lang po, Bro Larry. Yung objection niya, pakinggan lang po natin, summarize lang po. Ano po yung objection, Bro Jando? Ang binasa niya, Episodos 20, si Kristo ang chief cornerstone. Tapos sabi niya, turo ninyo kasi. Sinabi ko na nga kanina eh, wala tayong turo na si Pedro ang chief cornerstone. Sinabi okay, ko na yung kanina, at sinabi ko, ang rock foundation na pinagtayuan ng iglesia nakatungtong sa chief cornerstone. Iba ang rock foundation, iba ang chief cornerstone. Sinabi ko kanina, tapos sabi niya ngayon, tayo ang nagturo na si Pedro daw ang chief cornerstone. Kasi nungalingan yun, moderator, paki-ano yan. Sali lang, bro Larry, no? Pakilinaw po yung paliwanag niya, Bro Larry, na yung sinasabi niyo. Yun po kasi yung sagot niya. So, it's either tao na lang po ang mag-ano yun, kung tama sagot ni Bro Jado o hindi, tao po mag-uwaga. You can go to the next question po, kapatid. Hindi, yung mag-react lang ako. Reaction. Yung sinasabi niya na nagsinungaling daw ako kasi sinabi ko daw na si Pedro ay chief cornerstone. Wala akong sinabi noon ha. Nilinaw ko lang. Eh, wala akong magagawa kung manahirapan siya sumagot. Moderator! Sandali. Opo. Sabi niya kanina, turo nyo yan. Kaya ako nag-object dahil wala tayong turo niya. Si Pedro ang chief cornerstone. Kaya ako nag-object. Sabi niya kasi turo nyo yan. O sige, linawin po natin ha, para mas maliwanag. Bro Larry, ganito. Ang sinasabi mo bang turo ng Katoliko, chief cornerstone si Peter o hindi? Yung po ba yung tanong nyo? Pundasyon sa inyo eh. Pag sinasabing pundasyon, lahat dyan. Dyan sandali po, Bro Larry. Sandali po, Bro Larry. Ano po yung specific diba? Question nyo? Specific question nyo ba, sino ba yung foundation lang or chief cornerstone? Alin po ba yung tanong doon? Yung foundation, dyan itinayo ang iglesia, sabi, ayon sa inyo, sa inyong aklat. Ngayon, kung binasa nyo sa Ingles ang Episodos 20, nakalagay dito eh, si Kristo ang chief cornerstone, wala akong tutulong. So ano po yung question nyo po? Yun nga eh, ang tinatanong ko, paano nagiging kasama sa itinayo ang isang pundasyon? Si Pedro kasi kasama eh. Lahat ng Kristiyano kasama sa itinayo sa ibabaw ng bato na si Kristo. Ibig sabihin si Pedro kasi Kristiyano na apostol kasi sabi dito na mga itinatayo sa ibabaw na kinasasaligan ng mga apostol. Eh, apostol si Pedro eh. Ibig sabihin, kasama siya sa itinayo. Kaya, imposible na magiging pundasyon at imposible rin na magiging siya ang pagtatayuan ng iglesia. Okay, Bro Larry, yung reaction niyo po yan, no? But you're on the question part, on the questioning part. Yes, yeah, so that's just your reaction. So, yes, sandali po. That's just your reaction. So, magtutuloy ka po ba sa next question? Medyo nalilate na tayo. So, maybe one bro, question. Bro, nag-reaction siya, bro. Kaya ako naman ang magtatanong, bro. Nag-reaction siya, eh. Okay, so one question na lang. Okay ka po ba tanungin o ano? Siguro isa lang, medyo nalilate na, Bro Larry. Tanungin ka, pwede po ba? Ah, sige, okay lang. Eh, kung kaya kong sagutin, eh, wala naman problema. Yes, kung ano po, balik na lang po kayo next time po kasi welcome naman po kayo anytime. No? So, ngayon, yung kahit isa lang siguro and then you can go for conclusion 1 minute later to you po and then si Bro Jando 1 minute. Sige, one question lang, bro, para medyo maano na tayo. Okay?
Okay, one question. Bakit tinawag ni Kristo si Simon na Kepa o Pedro? Bakit Kepa ang binigay na pangalan? Ano ang reason? Kasi Petros yun eh. Ano nga ang reason? Bakit ang Petros ang binigay na pangalan? Ano ang reason? Petros, ibig sabihin bato. O yun nga. Yun nga tanong ko. Moderator's time? Yes. Brother Angel, yun ang tanong ko sa kanya. Bakit Petros ang binigay na pangalan kay Simon? Bro Larry, ganito po yung question, no? Let's clarify, let's be specific. Ang specific, ang ano po diyan, hindi siya categorical, mayroon siyang why. So need explanation lang po, kahit konting explanation. Kasi ang question is why, bakit daw po na ginawang ano Petra si Simon. Please answer po. Go ahead, Bro Larry. Hindi Petra, Petros yan eh, si Simon eh. Yes, Petros po. Sige po, go ahead. Petros. Ang tanong niya, bakit tinawag? Yes po, why po? So you need an explanation lang po. Kahulugan kasi ng ano, kahulugan ng Simon. Simon ay bato. Yun ang kahulugan sa ano eh. Fiction moderator. Yes, Bro Jando. Sandali po, Bro Larry. Ano yung Bro Jando? Ang Simon hindi nangangahulugang bato. Ang Simon, ang pangalan niya buhat nang siya'y panganak sa mundo. Simon ang pangalan niya. Ang tanong ko sa kanya, bakit pinalitan ng Kefa? O Petros, o Petra, the same lang yun, Kefa. Bakit Kefa ang binigay na pangalan? Yun ang tanong ko sa kanya. Okay, Blora, Larry, ang malinaw po kasi yung Simon, alam naman ng lahat, no? Yung Simon po, yun po yung real name ni Apostle Pedro. Apostle Peter is not the real name. So, bakit daw po na pinalitan yung pangalan niya gawing Petros po? Yun lang po. Hindi ko pangungunahan yung ano eh, kung bakit tinawag na Simon. Simon si Pedro. Hindi ko pangungunahan. No, wala akong nabasa Pedro. Dyan. Palilitawan kasi dyan, kaya tinawag na Simon. Eh, rock. Ganun lang naman eh. Eh, nakikita ko na yung ano eh. Yung ibig sabihin sa tanong niya. Brother Angel. Yeah. Mabasa ko na ako talata. Gusto ko lang i-ano kung confirm ba niya. John chapter 1 verse 42 ang sabi ganito. Then he took Simon to Jesus. Jesus looked at him and said, "Your name is Simon, son of John, but you will be called Cephas. This is the same as Peter and means a rock." Saan ngayon ba siya rito? Go ahead, bro Larry. Saan ngayon po ba kayo dun sa talatang binasa niya? Anong talata ba yun? 142. Sangayon ka ba dyan? Eh kung sangayon ka, paki-follow up na lang ang sagot, bakit binigyan siya ng pangalang Kefa? Na ibig sabihin, bato o Petra? Bakit siya binigyan ng pangalang Kefa? Yun ang sagot. Unang-una, hindi ako sangayon na Petra, yung sinasabi mo. Petros yan eh. Kung mabasa ko, Brother Larry, sa Aramay ko, ang Petra ay Kefa din. Aaminin mong kakamali ka. Hindi ko aminin nagkamali si Kristo ang Petra eh. Yung ako mabasa ko nga na ang Kefa ay Petra, aminin mo nagkakamali ka. Mayroon naman talaga mabasa na ganun. O ngayon, sagutin mo dahil inaamin mo na ang Kefa ay Petra, bakit Kefa ang binigay na pangalan kay Simon? Yun ang pakisagot lang. Ano ang reason behind? Bakit yun ang binigay na pangalan? Bakit Kefa ang binigay na pangalan? Oh, yun. Wala naman ako nakitang rason dito kung bakit eh. Ay, basahin natin muli yung Matthew 17. Wala ako nakita dito na rason kung bakit. Kaya ayaw kong magsalita ng ano. Angel, basahin ko muna, Brother Angel, ha? Sige po, pakibasa na lang yung Matthew 16:17. "Good for you, Simon, son of John," answered Jesus, "for this truth did not come to you from any human being, but it was given to you directly by my Father in heaven. And so I tell you, Peter, you are a rock, and on this rock foundation I will build my church, and not even death will ever be able to overcome it." Ulitin ko ang tanong, nakailang ako sa tanong, ano ang reason behind? Bakit binigyan siya ng pangalang Kefa? Wala akong idea dyan kung bakit binigay. Yun lang sagot ko.
So, wala ka okay, so, sandali po, moderator time. So, yun po, no? Wala daw siyang idea kung bakit binigyan ng ano. So, hanggang doon na lang po tayo. Wala na po tayong oras. So, I can give you mga ano po, mga 30 seconds lang po conclusion mo, Brother Larry, bago mag-conclusion si Bro Jando. Ano po yung masasabi nyo o magpasalamat na lang? Reaction nyo na lang po, Bro Larry. Sige, sige. Salamat sa time na ibinigay nyo sa akin. Hindi naman tayo nag-aaway. Ano lang tayo eh. Nagpapalimanagan lang. Pero ang medyo masaklap lang kasi hindi nasagot ng tama yung tanong eh. Ako naman, umami naman ako na wala akong idea sa tanong niya. Kasi si Kristo ang ano eh, si Kristo nang ibigay. May malay ko ba doon? Na kung ano ibig sabihin ni Kristo noon. Ang isa lang kasi ang ano ko eh, hindi ako naniniwala na si Kristo lang, si Kristo ang nagtatag ng iglesia. Kasi nasa Biblia, Diyos ang nagtatag eh. Kaya malabo yung malabo kasi yung ano, malabo yung ano, yung paninindigan nyo na si Pedro ay nagiging pundasyon at sa kanya itinayo ang iglesia at si Kristo ang nagtayo ng iglesia sapagkat sinasabi sa awit 120 sa awit 1, 120 city 1, malibang itayo ng Panginoon ang bahay ay walang kapuluhan. Ah, nagsisigawa ang nagsisitayo. E Diyos ang nagtatayo eh. At saka sa Hebreo 3:4, sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Kaya ang malinaw na ang nagtayo ng iglesia ay ang Diyos. Yung iglesia sa ilang na pinamunuan ni Moises na sinasabing sa mga Hudyo, walang pagkakaiba yon sa iglesia na itinayo, na ibinangon. Ibinangon ni Kristo yan eh, kasi bumagsak yan. Okay, time na po. Ayan po. Maraming salamat, Bro Larry. Ha? Sa susunod uli po na pagkakataon. So, let's get back to you, Bro Jando, for your, ano? Thank you very much po, Bro Larry, ng MCGI. So, back to you, Bro Jando. Go ahead. Ang sabi ni Soriano, pag sinabi mong kulang, dapat alam mo ang buo. Pag sinabi mong mali, dapat alam mo ang tama. Kumontra siya, tapos hindi niya alam, wala pala siyang ideya. Eh napakaliwanag noon eh. Tinatanong ni Kristo ang kanyang mga alagad kung ganun para sa inyo, sino ako? Bukod tanging si Pedro ang nakasagot. Kaya siya, sabi ni Kristo, pinagpala ka dahil ang kalaman niya nagaling sa aking ama. At dahil dyan, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko aking iglesia. Ang reason kung bakit siya binigyan na pangalang Kepa, dahil ang ama mismo ang pumili sa kanya na makasagot ng tanong dahil sa kanya itatayo ang iglesia. Yun ang reason behind. Hindi lang niya alam. Ginigiit niya na ano, iginigiit niya na yung iglesia sa ilang ay yun ang iglesia rin na binangon. Mali, walang yung tama na yung Judaism na buwal pero hindi pinalitan yung Judaism ngayon, nananatili pa rin ang Judaism existing mula noon. Andiyan na ang Judaism hanggang ngayon, dito pa ang Judaism, hindi nawawala yan. Yung Judaism ang naging kalaban ni Kristo nung siya nandito kaya siya nagtayo ng iglesia na iba sa Judaism. Yun. Kaya huwag mong ipilit na iisang connection lang yan, magkaiba yan. O kaiba yan kung tutusin nga ang Kristiyano ang umalis doon sa Judaism, nagtayo na panibago si ang Panginoong Kristo. At sabi sa mga Pariseo, hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko, sabi ni Kristo sa mga Pariseo. Oh, yun ang ibig sabihin noon. Kaya napakalinaw ng ano ko ng sagot ko, iniikot-ikot niya ako using playing with words pero hindi umubra. At kahit na hindi ko sinabi na hindi yan ang turo natin, sinasabi rin niya, yan ang turo ninyo. Sabi mo, kaya ako sinabing gano'n, kaya ako check ng object. At least sa pagkakataong ito, nakapanood, no? 525 sa YouTube at saka sa Facebook, ay umaabot tayo ng, ang dami sa ano rin, sa Facebook din, no? Nakapanood na ang tanong, very easy naman, 221, at malinaw ko namang sinagot, pero pag ako ang nagtanong, isang tanong ko lang,
bumagsak na, nahirapan na, wala pa lang ideya. Yan, next time, sana pwede lari. Bago ka humarap, mag-research ka muna. Okay, so, Brother Angel, yun na lamang, Brother Angel. Tapusin na natin to programa, alas 10:25 na. Yes, bro. Pasalamat na tayo at ano na tayo. Closing prayer po. Pwede siya balik ngayong ano, bro? Ngayong Martes ng gabi. Bro Larry, okay ba ba kayo? Gusto niyo yung talakayan talaga, the whole ano, para magkakaroon naman ng moderator para mas maganda, bro Larry? The whole program, bro. Sa'yo ko lang ito, on. Payag ka doon. Ngayong Martes ng gabi. Oh, may mag-ano naman. Ikaw pa rin moderator, Brother Angel, para hindi magulo. Sige. Sige. So, bro Larry, okay po ba kayo doon? I-set natin ang schedule. Pwede po natin itapik yung true chart, so yung authority. Kahit anong tanong, Brother Angel, na gusto niyang itanong, ilabas niya lahat yun. Hindi, para baka magkabulbul yung topic. So at least may isang tayo yung topic na importante ba? Okay lang naman ba, bro Larry? Okay lang naman eh. Kaso lang, ang koan, Biblia lang tayo. Huwag tayo gumamit ng ano. Hindi, bro, hindi kami Bible alone. Di balik ka ng mag-Bible alone ka para ako ang nagtanong sa'yo, kaya kitang gapusin sa talata lang ng Biblia dahil Bible alone ka. Pero kaming Katoliko, hindi kami Bible alone, kaya hindi mo ko magagapo sa talata ng Biblia. Punta ako dictionary, encyclopedia, history, kaya ko magpunta. Dahil hindi kami Bible alone. Ikaw, Bible alone ka, kaya kitang gapusin sa talata ng Biblia. Yan ang dapat natin. Bro Larry, magtatanong nga ako ng isa sa'yo, bro Larry. Isa lang ang tanong ko po, no, bro Larry. Nabasa niyo yung ano, no? Unang Timoteo 3:15 na ang iglesia saliga ng tama, no? Saliga ng katotohanan. Church is the pillar and foundations of the truth. And yung grupo niyo may church. Bakit Bible alone kayo? Ano problema may to? Church, eh. Di po ba may church kayong nakalagay, Church of God International? So, paano bakit Bible alone kung church ang foundation niyo? Unang Korinto 4:6 kasi. Hindi yan ang tanong, bro. Ang tanong ni Brother Angel, sabi sa Biblia kasi, ang church ang haligi at saligan ng katotohanan. Bakit na kayo naging Bible alone kung ang iglesia pala ang haligi at saligan ng katotohanan? Yung tanong at niya. At iglesia, ang hawak niyong pinaninindigan eh. Bakit Bible lang kayo kung wala namang nakalagay na Bible ang Biblia ang saligan ng katotohanan? Eh, kontra po yun, di ba? Iglesia eh. Kayo, iglesia ng Diyos. So, paano yung naging Bible lang naging saligan nyo? Brother Angel, kukurik ko lang, hindi silang iglesia ng Diyos. Sabi no, nila, po. Umanib daw sila. Yes, sabi nila, umanib. Ang sila hawak nila. So bakit Bible alone nga kung church may sinasabi silang church? Yun na nga. Yun ang sagot ko eh. Unang Korinto 4:6, yun ang sagot ko. Huwag ihigit sa mga nakasulat. Saan yun. Saan ba nakasulat ang iglesia? Di ba sabi yun sa ba, Biblia? Bro, yun ba, bro? Yung ba, bro? Nakasulat sa Biblia, ang iglesia. Padalari. Yun ba yung ano, yung huwag ihigit sa mga bagay na nakasulat, yung bang dahilan? Yung sinulat nila, dapat huwag kang humigit doon. Okay. Huwag kang ihigit. Nasa Biblia yan. Yan, natalakayan natin, bro. Ngayon, ano? Natalakayan po. Schedule natin, bro, Larry. Mayroon naman moderator para tutunayan po na mali ang unawa nyo sa unang Korinto 4:6. Ay, di pala. Kayo pala magpapatunay niyan kasi negative pala yung mali. Ikaw, patunay niya. Patunayan mo na ang Bible alone ang tama, tutol ako. Eh, talagang tutol ka, hindi mababasa yung mga aral nyo eh. O sige po, talakayan po tayo, bro. Sandali, ikaw lang. Bro Larry, sandali ah. Tutol ka talaga. The whole ano. Ang dami yung aral lang sa Biblia. Eh, Martes ng gabi ba? Payag ka ba? Martes ng gabi tayo. The whole program, ikaw lang sa'yo na katoon. Ano ba araw ngayon? Biyernes. Sabado kasi, may talakayan ako sa Sabado sa kay Unmasking Lies na Antichrist. Tapos sa Sunday naman is gabi yan na magte-testimony yung mga nakaano sa amin sa Holy and Exercise Oil, ang sacramentals namin. Monday naman wala kaming live. So Martes ang next live. Payag ka ba sa Martes ng gabi alas 8 nandito ka na sa Zoom para pagsimula ng programa balatan ka agad tayo. Lunes mag
chat-chat na lang, mag-chat-chat na lang ako sa inyo sa Lunes. Eh, kasi malayo pa eh. Di pa naman, di man natin malalaman. Wala kaming live sa Lunes, bro. Wala kaming live sa Lunes. Sige, gagawa na lang ako ng paraan para, ano, i-inform ko sa inyo kung Martes. May, kung matutuloy tayo sa Martes. Ayaw ko mangako, ayaw ko magsalita eh. Sige, yan ang kanilang ugali, bro. Hindi sila nangangako, bro. Okay lang. At least, gusto ko makipagsubukan kay Larry. Sana bro, pag pumasok ka bro, dapat alas 8, dito ka na, wag ka pumasok ng alas 9:30. Kung talagang papasok ka, wag mo na paabuti ng alas 9, dapat alas 7:30, alas 8, nasa Zoom ka na. Para at least, pag dyan ka, nakita kita sa Zoom, automatiko nang iuunawain na eto na yung gabi na handa na si Barilari. Hindi, ang pumasok ako sa inyo, wala pang ano, wala pang alas 9, kaso marami lang kayong pinag-uusapan kasi dyan eh. Yun na nga, hindi ko naman alam na ikaw yun. Malay ko ba na ikaw yun? Dami namang Larry na tanong dito, hindi man ikaw yun. Wala namang Larry Silva na kalaga dyan, Larry lang naman. Kaya, next bro, i-confirm mo sa akin na papasok ka. At sana pagpasok mo, alas 8 para pagsimulan natin, automatic ng banatan ka agad. Sige. Basta ano, hindi ako mangangako ah. Oh, hindi okay lang, unawain ko 'yon. Oh, chat na lang kita. Oh, once pumasok ka, automatic na 'yon. Message na lang kita bro sa Messenger mo. Sige bro. Basta pag pumasok ka, automatic na 'yon ha. Dapat pag pumasok ka, alas 8 nandiyan ka na, kasi pag nakita ko pangalan mo, automatic na kaagad 'yon na pag-start ng programa, talakayan 'yan. Okay. Okay.